Magandang umaga po at ngayong pagkakataong ito, dalawa ang ating muling pag-usapan para po sa kaalaman ng lahat ng ating mga kababayan dito at sa abroad. Una, ito po ang issue may kaugnayan dito po sa mga di umano'y tax na hindi nabayaran ni Bongbong Marcos. Pero naglabas na yung kanyang abogado na mayroong certification mula sa BIR na bayad naman pala. Kakaiba doon sa sinasabi ng abogado na nagpipetition before COMELEC. So, ayan po. Pag-usapan natin yan. Pangalawa ay ito pong issue may kaugnayan sa pagpunta ni Lenny Robredo at ni Chris Aquino. Yan po sa Negros na biktima ng kalamidad, Typhoon Odet. Pero naging parang kampanya ang dating. At kayo na po ang humusga at mag-obserba dito sa aking tatalakayin ito. Bagong lahat, huwag po niyong kalimutan mag-like, share, subscribe dito po sa Mike Abe Opinions. At click lang po ang notification bell para updated po kayo. Maganda po itong ating mga pag-uusapan. Okay? Pero atin munang unahin itong issue may kaugnayan dito po sa ginawa ni Lenny Robredo at saka po ni Chris Aquino. Na meron siyang sinasabi rito na sana daw huwag kalimutan ng mga taga-Negros kung sino ang tumulong ngayong panahon ng kalamidad pagdating ng eleksyon. Nagkaroon pa ng kulay politika, hindi ba? Ito, pakinggan po ninyo ito. At kayo na po ang manghusga dito sa... Yan po yung boses ni Chris Aquino, ano ha, na parang andating, parang nagkaroon pa ng parang kulay politika na huwag daw kakalimutan. Ayan naman ang kanyang sinabi, pero anyway, kayo na po ang bahala dyan kasi kasama dyan si Lenny Robredo dyan sa kanyang pagpunta sa Negros. Kaya't akin po pinapaubaya sa inyo kung ano yung opinion dyan doon sa sinasabing yon. Kasi dapat wala ng kulay politika dahil parang tumulong sila pero may... sinabi pa siyang huwag daw kalimutan yung mga tumulong. Eh, palapit na ho ang eleksyon eh. So, kung si Chris Aquino lang mag-isa magpunta roon, alam problema. Ang problema, kasama niya si Lenny Robredo. Naka-uniforme pa sila ng kulay pink. So, yung kanilang pagtulong, parang may kulay. Anyway, kayo na po ang bahalang mag-react dyan sa isong yan. Dahil isang isong nangyayari dahil nga ho sa merong kalamidad. After 1 week na nangyari yung kalamidad, pero kailangan po ay pagtulong sa mga mahirap na mga tinamaan dyan po sa, hindi lang sa Negros, kung hindi sa Visayas, Mindanao, at ilang parte pa rin dito sa Luzon. Okay? Pangalawang iso na ating pong pag-usapan ay itong bungguan, labanan ng dokumento laban sa dokumento. Kasi kahapon ay inilabas ni Attorney Vic Rodriguez, abogado ni Bongbong Marcos, ang certification coming from the BIR na sinasabing bayad sa tax si BBM. Taliwas ito do sa naunang inilabas ni Attorney Teodora T, yung isa sa mga complainant do sa disqualification cases sa COMELEC laban kay Marcos. Ang sinasabi diyan ni Attorney T, meron naman siyang certification or record official mula sa Regional Trial Court, RTC, na nagsasabing wala naman daw pong binayaran na tax si Marcos. So, magkaiba. So, kayo na pong bahala. Saan kayo maniniwala dyan? Yung official record certification ng BIR o yung certification naman na galing sa Regional Trial Court? Eh, magkaiba yan eh.
Pero dokumentong mahalaga dahil ang pinag-usapan dito ay nagbayad ba o hindi. Ang sabi ni Attorney Rodriguez, abogado ni Marcos, nagbayad. Ito nga yung certification. Pero iba yung sinasabi ng kabila. So, alam naman natin, political issue ito dahil si Te, Attorney Te, ay isa sa mga complainant at abogado na nag-file ng disqualification cases sa COMELEC noon pa laban kay Marcos. At until now, ito po ay dinidinig pa. Tulad na sinabi ko, walo na disqualification cases yan eh. Isa lang yata o dalawa pa lang ang nadidesisyon na dinismiss. Pero yung iba nandyan pa rin. Hindi pa tapos. Ongoing pa. Kaya atin hong inaabangan yan. At least, binabanggit ko ito para na-update po kayo kung ano ang mga nangyayari. Hindi pa tapos yung kaso. At sa labas ng COMELEC, ayan, nagkakalabasa ng mga ebidensya. Kaya kayo po mga mamayan, saan kayo maniniwala doon? Sa tingin ba ninyo, ano ang accurate or matibay na dokumento? Yung galing sa BIR o galing sa Regional Trial Court? Diba? So, takso ang pinag-uusapan eh. So, diba? Ang BIR under ng Finance Department, Executive Department. Ang RTC, Regional Trial Court, under ng Judicial Body, Supreme Court. So, ito ay ebidensyang nanggagaling sa Judicial Body at galing sa Executive Department through BIR. Diba? Kaya kayo ang aking pinapaubaya ko sa inyo kung ano po ang inyong masasabi at comment tungkol dyan. Kasi mahalaga po na nanggagaling sa inyo. Taong bayan, kayo yun. Luzon, Visayas, Mindanao. Lalo tigit ang ating mga kabayang nasa malalayong lugar ang nabibigyan na natin ng mga ganitong impormasyon at binibigyan din ng karapatan kung ano ang kanilang masasabi sa ganitong mga usapin. Okay? So, dahil nga po sa nagkaroon ng kalamidad, balik ko lang sa iso ng kalamidad, naglaylo po ngayon at ay papasko, wala na munang mga malalaking event ng motorcade o rally ang lahat ng kandidato. Not only Marcos Sara. Dahil nga po sa siyempre, ang diwa ng Pasko ay dadamahin muna. At saka ho yung pakikiramay, pagtulong sa mga kababayan natin sa Mindanao, Visayas at parte ng Luzon. Na parang after one week ay kumalat ng kumalat na ang impormasyong marami pala na mga kababayan tayo. Malaking lugar pala talaga ang naging biktima ng kalamidad. Kaya tama itong desisyon ng mga political party at kandidato mismo na maglaylo sa kampanya o pag-ikot nila sa halip magtumulong muna sa mga biktima ng kalamidad. Ang ganda po niyan. Katulad ninyo. So, yan po ang dahilan kung bakit wala tayong naibabalita na tungkol sa mga galawang pampolitika dahil nga po sa yan ang kanilang desisyon. At maganda yon. Unahin muna natin ang nangangailangan ng pagkain at iba pang mga bagay na naging biktima kaysa sa yung politika. Anyway, after nitong Christmas at New Year, magsisimula yan. Ha? Sigurado yan, first week ng January, magre-resume na ang galawang pampolitika at lahat ng kailang gagawin, lahat ng kandidato sa buong bansa. Okay, pansamantala, yan muna po ang update, ang impormasyon, sana po inyong pakinabangan at ang inyong po mga pag-react sa isyong ito, napakahalaga, hindi lang sa akin, sa ating lahat. Marami pong salamat. God bless!